one thing that I will cherish and remember Manang April is that she always used to tell me that live your life to the fullest and do whatever makes you happy. Kag hindi kagay magkinyo-report. So nagkila na kami ni Nang April, diri na sa Chantaburi. So nagbupudi sa Chantaburi, parang few months after sina nag-apply siya sa same school. So dito na kami nagkilala na eh. Kag ang first queen niya memory sa iya, birthday ko, parang 2 or 3 days pa lang kami nagkilala na, yun, bakla niya na cake, kagin treat niya ako sa restaurant. So, dito ang mga first gin niya memory, first ko gin niya memory sa iya. Kag, siya ginang, pirmi ko din ginadalaganan sa Chantaburi, kag, diri, in general sa Thailand, siya na ang pirmi ga-advise sa akon, kag-translate. Kaya maski kung hindi ko kabalo mag-istorya sa Thai, ginasulat niya na sa gina-text niya na, or it's either niya text niya or gina-istorya na. So na siya gina ako nga translator diri kag-advisor kag hindi ko gid malipatan sa iya ang every time nga may mga special occasion, for example, Christmas, kina-invite yung ko mag-dinner with her Thai family, whenever I travel, ginagapasugat ko sa iya, ginapadulong kay Budlay ang transportation di sa Chantaburi, muna. So, kung mag-travel ma ako, even though malayo, abroad, ginamonitor ko, kamusta yung mga lagaw, kamusta ikaw dyan, okay ka lang, muna. So, siya gina ang pirmi, siya na yung akong sister, diri sa Chantaburi. So, nang nag-move na ko sa northern part kang Thailand, consistent medya po na ang mga communication. Tapos, nag-move back ako diri sa Chantaburi, na-remember ko yung pag-move ko sa kay nag-stay mag ko sa ila for a month kay daw pa ang balay sang school hindi pa ready, so nag-stay ko anay kay nang April for a month, then nag-move na ako, kinabala niya ko nga dapat may kuring ka kay balaan mo na kung ang situation, hindi kita magkita na every day, so at least may mga best friend ka di. So muna nga may duwa na ako kahuring di. Kag muna nga memory ko gid nga last memory ko gid kay nang April ang duwa ko kahuring kay hinahambala gin pangitaan niya gid ko sang kuring sang duwa ka kuring sa so, una. Tapos, ang few months na before siya nadula, so ginhambalay ko nga, I'll be gone for good. I want you to be happy, kag do whatever makes you happy gid. Kag always live your life to the fullest. So, mugid na ako nga last memory kay nang April. So, kag gina-apply ko gid sa akong self as tasubong nga, live your life to the fullest. I'm very thankful gid nga nakilala ko si nang April diri sa Chantaburi. Kag siya gid na pirmi akong ginadalaganan di sa kung may problema ko sa personal life, siya gid na pirmi akong ginadalaganan kag translator gid pirmi. So nang kung mabatian mo di ang video, I'm very thankful gi nga nakilala kita kag I hope nga someday sa next life may kita na ipagid kita. Kag, I'm very happy nga happy ka na dyan kung sa diin ka man. Kay nadumduma ko gi nga ginahambalya gi nga I'm very tired na gid noy.
gusto ko na gid mag-rest. So malaan ko nga happy ka na kung sa din ka man. So kag I'm very thankful gid nang sa tanan mga gibulig sa akon. Hi everyone. I'm Ruth Peña Serrada. Classmate ko si April sang elementary. Although nga hindi mo kami masyadong close, pero sang ara siya sa Thailand, nakachika-chika man kami even before she was diagnosed with cancer. So there was a time nga gin-message niya ko because she wanted to bond with our batchmates. Unfortunately, wala ato siya na tigayon. I don't know what happened. Siguro naging busy siya o busy ang isa kag isa. Ganon. But then, sa amon na bes, ang we heard about the bad news. Doon nangin na sige-sige man ang amon nga chat sa Facebook. Story-story yaman kami. And then, until that time nga naka-visit ko tani sa Thailand, I wanted to see her in person because it's been years. Hindi ko na ma-count kung ano kalawig ang time nga nakita ko siya. Pero kalayo abi sa iya sa amo tong time, and siguro do alang-alang man sa schedule namon, so wala kami kakita ay, but then chat-chat na lang kami. And good thing is being in a radio is a blessing for me because even if malayo siya, she can listen to me. Oh na, and kahit paano, nang malipayon man ako nga napahappy ko siya, na-entertain kung baga no clown. Na-entertain ko siya. Bisan dito siya sa Thailand and nagapaayo tani, no? So sang October ato, 'di ba, nga nag Thanksgiving sa iyang life, celebrating the life of April. So I was just there. Wala lang ko napakita because nahiya ako. Pero ginatulo ko lang siya and kita ko ang pain sa iya, and as much as you want to do something para ma-ease ang pain, though lakagid mahimo kay it's out of our control, but of course ang mahimo ta na lang, ang nahimo ko at that time was to whisper a prayer nga strengthens siya sa Ginoo sa iyang nabatsyag. And then ang hamba sa family niya, kahit siguro very weak na gid si April at that time, nga kung pwede is sa ila na lang ma-message, hindi na lang kay April, kay do hindi man siya maka-reply kay tiya, weak na siya gani, and in pain gid. Until one time na kibot ako nga nagpadala siya sang screenshot nga she was listening to Wild FM. I was on board from 10 a.m. to 2 p.m. ang ako nga programa. So, wala ko na-expect, nakapamati pa siya. And then, nakachat pa kami, bisan nga medyo weak na gito siya. And she told me that she was in pain. Pero yung fighting spirit, ala sa gihapon. So, I'm really glad nga, bisan, amo na tong sitwasyon niya, nakachat pa sa gihapon, si April, and I took the opportunity to greet her on air kahit paano, eh, napalipay ko siya, no? Bisan nga, at that time, hindi ko dapat mag-greet because it was a sponsored program, like block time, 5 minutes nga block time sa oras ko sa ugto, pero ko dali lang man eh. Kasi matuluga na karon si April, hindi iya mamatian ang akong greeting, so nagpasalamat nila ako ng pamati siya, and I extended my love sa iya, and kahit paano, and nasadyahan man siya, so and I praise God because in my own little way, bisan malayo siya, paano na entertain ko siya. And so I really thank God for the life of April nga ano siya nung nangin very positive despite sa sitwasyon niya, and kanami sang iyang spirit, her beautiful soul, her positivity, her strength were so contagious. So we praise God, and we will always remember April. God bless us all.
Hello everyone, good day. I am James Malunda. I have known Ro April Joy Raffles. We have been classmates studying at CPU since kindergarten. First time nga classmate ko siya, way ko kabalo sang Ro niya nga name. I've known her as April Joy lang. So halin sang una, si Ro, cute gini siya. Cute sa itsura. Kag sang gagmay pa kami, cute man siya sa height. Pero mini siya ara sa my front. Mag-form a line before mag-enter sa classroom. At the same time sa mga seating arrangement. Since cute kag gwapa ni siya, sama ni siya sa mga crush ko sang una. That's what happened nga, hindi ko piti ako on nga crush ko siya. Because ang mga best friends ko during that time sa elementary, for example, si DJ O'Neil Sario or si Fritz Grospe, crush man na siya nila. So hindi pwede nga mag-competin siya karong magka-rival kami sa mga amigo ko. So hindi pwede. Sa nga mo nga time sa elementary, wala pa to sang term nga MU. Pero somewhat, doon naging MU kami ni Ron. In fact, yan eh, nagpanguyoay kami picture. Kaya ang ginatag niya sa akin yung picture is 3R ang size. Ang picture niya is during sang Girl Scout. Actually, dungan kami to, nag-Boy Scout camping kami at the same time Girl Scout camping dungan man to. So, during nga mo to nga time. Kaya naka-Girl Scout siya nga uniform. Paan siya picture sa may, ako nga acacia tree. Mayroon lang sa may playground ko dito na sa may likod niya stage. I'm quite sure nga ang atong acacia tree is not ang inang may tree house kag slide. Duhop may copy pag hamudaya kay ang ako nga copy dala sa big kaga lutak sang baha. So amo na siya ang first nga girl tag sa akon sang picture. I remember ko ang dedication sa likod is quite generic. Please keep this picture as a simple remembrance from me. Sad to, bata pa man kami. But we have been friends daman gyapon after sina, no? In fact, we have been classmates several times man during high school. Parkadahay man kami. There was a time gani siyang naging leader sang amon nga grupo. Nauna is puro sila man lang tanan nga mga girls. Tapos, gin-recruit niya kami. There were four of us nga mga boys. Si Charles Epis, Arturo Dibuco, kag si Elmer Tumlos. Upod kami nila sa ilang grupo. Agit nga lanan pa nila kami nga the cute guys. Just imagine, patuuso mga boy band, pero sa mga ito nangin boy band kami. So, pero amo na siya, I can say is, yara sang leadership nga trait siya, no? Siya ang leader namon niya. And I think ang name balas ang amon itong grupo is The Mixtures. Because I think daw tatlo to siya ka-groups, duwa ka-girl group, kami ang boy nga group. Anyway, last Thursday, attend man ko sang vigil namon sang batch 94 sa Jack. Ginambalan ako ni nung real Jan nga mabalik Friday sang kagapon tanin. Family man sila na ako, no? Since nag-eskwila ako sa CPU sang una, CPU has been my extended or shall we say expanded family, no? Inablang may classmate ikaw, ang magulang niya, is classmate man sa magulang mo, something like that. Sa kay Ron, nung real Jan, kag si Manang Gingging, no? Joy. Ang akon nga magulang is classmate tanay man. Tapos ito ko man nakuan nga sila maglutot siguro RJ ang ilang mga kuan amo niya puros na kami starts with letter J. Even though ako ang unique sa tanan kay may letter S pa ko yan, no? Santos James Emmanuel yung ngalan ko. So, tapos, lain man si Ron, no? Kaya may April pa siya yan, no? Something. So, extended or expanded family. So, damo na das. Like, for example, mga Dibuco. The same man sa mga Grospe kag Katadman. Tapos, yun eh, ang Raffles, Dian, kag Lagulaw, ng family. Sang college kami, medyo may sunggod ko ni gamay siya. Pag-dibu niya. Feature to sa isa ka magazine, no? Ang iyang dibu. Tapos, again, muno. Pero sa isa na mga classmate, no? Sang college. Ka-attend niya si Arturo sa iya, dibu. Ako ya wala, ma-invite. Ako nga, pero tayo sa bagay, why man to sa akin. So, wala lang, mulan to. Ang last na muna kitanay, personally nga nagkitanay pa kami, was may business niya sa to, diba nga, kwan, nga photocopier. First time ko na nga napa-photocopy sa iyang pwesto. I think Fiesta Mart ba to? Sa box ng second gate. Last nga nakapa-photocopy ko sa kwan siya is dito na nag-silon siya dito sa may third gate dampi. Umutong last nga personally nga nagkitanay kami. Midterm or final exam, no? Sa isa, pa-photocopy kasi siya ako yung mga questionnaires. Last siguro na nakakommunicate siya is ang nag-share sa isang memory, no? Sa 2015 nga picture nila ni Ruth. Sing nagkato si Ruth dito sa Thailand. They recreated their iconic picture sa high school kami dito sa may subway. Na, ariyan mo ni siya. Nakakomment lang ako ni Dere sa may dalom, no? Ayun lang daw, langas-langas mula niya ako, no? Ambaw. Kaya medyo na uluundan na din si April, no? Kamay lang ang mga comments. Yung muna, no? So, mula na mga last na kon nga kwantiya. We will still live on, no? Through our lifetime, no? Sa ato niya memories. Such a cute and pretty girl. Cute Dominica. Niyang personality, no? Quite strong leadership niya trait. Not just babae nga maiso, kundi maiso gito siya nga tao. Take siya sa mga risks, no? So, Ron, I know happy ka na yan sa imong lugar. Subong will forever be part sa akon nga life. The same time sa mga family, sa imong mga friends, sa amon yung mga kabatch mo sa elementary, high school, minsan salin pa sa kinder, we will see each other again.